sa ating tema. Na ano po ang tema natin sa buwang ito? Ukol po sa service o paglilingkod. So nung yan. So yan po yung ating temang tinatalakay ngayong buwan. At masarap talakay nito habang tayo po ay lumalalim sa ating paglilingkod sa Diyos. Na-evaluate natin. How do we serve God? What kind of service we render to God? Ano po? At talaga bang ibinibigay natin yung the best sa Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya? Now, after giving our best to the Lord, ano po? Paano naman ang ating paglilingkod ay magkakaroon ng dating? Ano po? So this morning, our topic is high impact service. So, paano yung ating paglilingkod o yung ginagawa nating paglilingkod sa Diyos, paglilingkod sa tao, ay magkakaroon ng nakahawak. Ano po? So it must affect to other people wherein we work. Ano po? Kailangan yung ating paglilingkod ay maka-apekto. Ano? O nakahawak. So, kung tayo po yung naglilingkod sa ating opisina, is it nakahawa? Kung tayo may anay nasa negosyo, nakakahawa ba yung ating buhay? Ano po? So, yun po yung ating tatalakay ngayong umaga. Ito po ang ating teksto sa Matthew chapter 5, verse 13 hanggang verse 16. Atin pong sabay-sabay nabasahin. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itabong sa labas at tapahan ng mga tao. Kayo ay ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at nilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Pagliwanagin ninyo gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at tuwalatiin nila ang inyong amang nasa langit. Yan. So sabi po ng isang tala, ng isang manunulat, kita niyo po ba? Christians can adopt only two attitudes toward the world. They can either escape the world or engage it. Ano po? So ano ba ibig sabihin no? Escape means to reject the world by turning our backs and washing our hands of the agonized cries for help. So yan po yung ating attitude. Ano po? Maraming beses, kung wala talaga tayong pakialam, we escape. Ano po? At tayo po ay iniiwan natin. At tayo po ay lumalayo o naghuhugas ng ating mga kamay doon po sa mga taong umiiyak o humihingi ng tulong para sa atin. Engage, facing the world with compassion and allowing our hands to become used, dirty, and sore as a result of the deep-seated love of God. So, engage ay harapin po natin yung ating pong paglilingkuran with compassion. Ano? And allowing our hands, kahit po madumihan yan, kahit po magkakaliw yan, kahit po kung anuman, ano? Ay tayo po ay, dahil tayo po ay motivated by our deep love of God. So yun po ang mahalaga sa ating pong paglilingkod. So ngayon pong umaga ay hindi po tayo nakakahawa sa ating paglilingkod when we do our best. Di ba? So last Sunday, tinalakay natin po. Di ba? When we do our best, hindi pwedeng hindi magkaroon ng impact yung ginagawa mong paglilingkod. Kahit kanino po yan. Kahit saan po kayo pumunta. Palagi pong may impact yung may dating. Ano po? So dito po sa ating teksto, ay binigyan po tayo ng formula ng Panginoong Jesus.
paano ba magkakaroon ng high impact service? Ano po? In order to be contagious and experience a high impact service. So, there are four causes of withdrawal from our world. One is self-righteous. Ay, kaya sila ganyan dahil sa kanilang mga kasalanan, masasamayan eh. So, yun po yung ating dahilan. Eh, bayaan mo na sila kasi talagang ganyan na yan eh. Wala tayong magagawa sa kanila kasi ganyan na sila. Oh. So, self-righteous. Eh, tayo. Ganito tayo eh. Matuwid tayo, hindi tayo pwedeng makihalo dyan. Ano po? Fear of contamination. Baka mabansagan pa akong katulad nila. Ano po? Meron po doon sa punta, sa Greenwoods, na isang tao na talagang nilalayuan siya. Kasi masyado siyang addicted sa alak. At talaga namang yung ibang ano, ibang kakilala ko, ay huwag ka na diyang makipag-usap. Huwag mo nang intindihin yan. Talagang ganyan yan. Lumayo ka na lang. Masama yan eh. Sabi nila. Pero, because we are motivated by the love of God, we always counsel. So, lagi po namin pinapayuhan siya. At, ngayon po, ay handa na siyang mag-aral ng salita ng Diyos. Pero isang taon yung pinaghintay namin. Bukas na po siya sa Bible study. No? Isang taon yung pinag-pray namin siya kasi potential eh. Magaling. Ano po? So, fear of contamination. Hindi po ako natatakot baka ako'y mabansagan na ganito, ganito, ganyan. Kasi masama siya. So, wala na po siyang kwentang tao. Pero ngayon po bukas siya sa pag-aaral ng salita. Ano pa? Distorted view of soul and body. Soul is for God, body is for sinful world. Another thing, soul is spiritual, body is material. Parang pinaghihiwalay po yung ating pang-spiritual at pang-material na bagay. Magkasama po dapat ito. Ano po? Sa ating pong paglilingkod, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung material at saka spiritual. Hindi natin pwedeng ipaghiwalayin yung pangkatawan at saka pang-spiritual. Kasi the fact that we are the temple of God, hindi pwedeng magkahiwalayo. Ang tinitirahan ng Diyos ay ang ating katawan. So, hindi pwedeng sabihin, ay, Lunes naman ngayon, hanggang Biyernes. Ito ay pang-akin, pang-mundo. Linggo, pang sa Panginoon yung ano. So, pinaghihiwalayan po. Ano pa? Aparte, kawalang damdamin o malasakit. Ang nasa likod niyan ay maling pananaw sa Diyos. At ang Diyos ay walang pakialam. Parang yun ang kanyang view na walang pakialam ang Diyos. So, bahala sila. Ano, ako pa, magkakaroon pa ako ng pakialam dyan eh. Ang Diyos nga, hindi nakikialam dyan. Ano? So, yun pong mga gano'n. Ano? Kaya po, minsan ang resulta, hindi talaga maglilingkod. Ano po? Wala kang gagawin. Oh. Kasi, ang Diyos nga, walang pakialam. Yung ganun pong view, ano po? Meron pong ganun view ang iba sa mga tao sa ngayon. Ang larawan ng asin at ilaw ay nagpapakita sa atin ang simpleng formula. How can we impact this world? Or shall we say, influence our community? Ano po? Bakit sinabi niya ito sa atin? Bakit sinabi ng Diyos ito sa atin? Na tayo ang asin at tayo ang ilaw ng sanlibutan. Number one, we are His witnesses. Wala talaga tayong choice dyan. Kasi tayo po ay saksi ng Diyos. Hindi pwede na iba ang gagawa nito. Tayo po ang gagawa niyan. Number two, we are His ambassador. God has given us the ministry of helping sinful men and women come to peace with God. So tayo po ang gagawa. Natutulungan natin ang mga tao na sila po ay magre-reconcile sa Diyos para magkaroon sila ng kapayapaan sa Kanya. And number three, we are mandated to go
and make disciples. Ito yung nangangailangan ng ating pagiging nakahawa. So when we disciple somebody, kinakailangan po ay tayo po ay modelo, nakakahawa sa kanila. Ano po? Ano ba? Yung ating pong teksto ay nagsasabi na tayo ang talagang pinagdiinan ni Jesus yan. Kayo ang ilaw, kayo ang asin. Matindi po yan. Merong article, you are the salt, you are the light. Ano po? So particularly, ang kanya pong audience dito sa Sermon on the Mount ay mga disciples. Ano po? Particularly, ang kanya pong sinasabihan dito ay yung mga alagad niya na hayo at maglilingkod. Yung mga bagong mananampalataya, sila po ay hayo at maglilingkod. At ngayon, ano po ang vision natin sa church? Our vision is, we are a Bible-believing church that influences the community. Mabigat ito, mahirap po itong gawin. How can we influence our community, our barangay, our households, our kapitbahay? Ano po, mahirap po gawin yan. Ang haharapin nating hamon dahil sa ating pangitain, dahil sa vision na ito, ay isang paglilingkod na dapat ay may dating o nakahawa. Kung walang impact ang ating paglilingkod, our vision will be defeated. Talo po yung ating vision. Kanya po, mahalaga po sa aming mga pastor, sa aming mga leaders, na itong vision ay aming naisasagawa. We always go back to the vision. When we do our service, kailangan po ay nabalik kami doon sa vision. Tayo pong lahat ganun din sa ating church. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ng manalangin. Aming naman salamat po dahil isa sa identity namin sa mundong ito ay kami po ay maging asin at maging ilaw. Panginoon, isa sa mabigat na responsibilidad ay aming pong patuloy na papagyaman ng ating pangitain sa iglesia nito. To influence our community, our households, our friends, our kapitbahay, our neighborhood, O God. And thank you so much, Father, because you have given us the power. You have given us the motivation to do this. Dahil po andyan ang banal na Espiritu na ipinagkaloob mo sa amin. Nung kami po ay sumampalataya sa inyo, binigay mo kami ng isang pangalan na sabi niyo, anak mo kami. At ang pagiging anak namin, Panginoon, ay lumalago, tumitibay, at nagbubunga, Panginoon. Hindi salamat, Panginoon, na hindi namin ito kayang gawin dahil sa amin pong sariling kapangyarihan at kalakasan at karunungan o katalinuhan, Panginoon. Magagawa po namin ito dahil sa banal na Espiritu. We can do our best. We can do our service, O God, because of the power and the influence of the Holy Spirit in our lives. Thank you so much, Father, sa inyong pong banal na Espiritu na tuturo sa amin ng lahat ng katotohanan mula po sa inyong salita. Tulungan niyo po kami at maunawaan po namin ang aming mga salita ngayong umagang ito. Hindi lang po aming maunawaan ito, kundi aming po manamnam na mabuti at maganda ang maging maganda ang resulta sa aming pong buhay at sa aming pong paglilingkod. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, what is the formula? So, ang formula po natin ay HP plus CP plus CC. Naandyan po yan sa ating outline. Okay? So, andyan po yan sa ating outline. Para masundan niyo po ako at mabilis na maintindihan, ginawa ko pong formula ang aking presentation, ang aking outline. No? So, this morning, paano magkakaroon ng nakahawang paglilingkod? Ang Panginoon po ay nagbigay sa atin ng formula at ang formula ito ng ilaw at asin. So, actually, scientifically, ano po, ang asin at saka ilaw ay binubuo ng mga formulation. Bago maging ilaw yan, kailangan may formulation.
bago maging asin yan, kailangan may formulation. Di ba? So that's why, ang ginamit ni Jesus ay napakaganda. The formula of light and soul. Kaya po, ito ay napakagandang pag-aaralan para po ang ating paglilingkod ay magkaroon ng dating o impact. At hindi lamang po, yung ating buhay mismo, personal, ano po, sa mundong ginagalawan natin ngayon, ay talagang magkaroon ng influence, magkaroon ng impact. Okay? So, paano ba tayo magkakaroon ng nakahawang paglilingkod upang umahay? Ano una, dapat meron tayong matinding visa. The HP is the high potency. Okay? So, high potency. Sa Tagalog po ay matinding visa. Maganda. Meron tayong dictionary. Maganda, no? Sa Tagalog. Ako yung nagugulat pag binubuksan ko yung dictionary. Ang ganito pala ang Tagalog po. No? So, ang sarap mag-aral. So, dapat meron tayong matinding visa. Ano po? High potency. What do we mean by high potency? Yan. The meaning, it means a strong enough concentration of Christ's influence in our lives and service that His power and presence will be undeniable to others. Okay. This is the meaning of high potency. A strong enough concentration of Christ's influence. Kanya po mahalaga yung ating pag-aaral, pag-devotion. Kasi mahirap po na magkaroon ng influensya si Kristo sa ating buhay kung wala po tayong panalangin, wala po tayong devotion, wala po tayong pag-aaral ng kanyang salita. Kasi doon lamang po nagkakaroon ng influensya si Kristo sa ating buhay kapag po tayo merong personal na relasyon at personal na time sa Panginoon. So, ako po ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Ano po? Mula sa pagkabata, ay ando na sa church, laman ng Sunday school, laman ng sa youth, magawain sa youth. So, sa ibang salita, we experience a good life, ano po, in our family. Kasi ang tatay ko ay pastor, talagang disiplinado. But, hindi ko masyadong nabigyan din sa aking buhay yung impluensya ni Kristo. Basta nagagawa lang, naglilingkod lang sa church, naglilinis sa Sunday school. We do ano, regular church service. Wala nang palya sana eh, pagpunta sa church. Wala talagang palya. Eh, siyempre, tatay mo, pastor eh. At hindi ka pumunta, tatama ka. So, ganun po. Pero, the concentration of Christ's influence in our lives is very crucial. Crucial po ito. Kasi, hindi ka po makakapamuhay ng merong pagbabago sa iyong sarili, ano? Without Christ's influence. Kanya po, before serving, ano po, bago tayo maglingkod, mahalaga na makita natin at maranasan natin yung influensya ni Kristo. Hindi lamang basta paglilingkod. Kasi merong naglilingkod in terms of legalistic attitude. Sige, basta, ganito na eh. Yan ang binigay. Ito yung kasi ang pananagutan ko, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Dami, ano po. Pero, to the point, ang tanong, si Kristo ba talaga ang merong influensya sa buhay mo when we do your service? No, mahalaga po ito kasi mabuboard po tayo. Tawag niya, mabuboard out. Pag hindi po si Kristo nagkaroon ng influensya sa ating buhay, mabuboard out po tayo, madidepress tayo. No? Kasi talagang sa pag-aaral pa lang ng salita ng Diyos, medyo mahirap-hirap na eh. Ay yung haharapin mo pa yung iba't ibang klase ng tao. Iba't ibang ugali, ano? Iba't ibang pakiramdam, iba't ibang attitude, haharapin mo pa yun eh. So, kung mahinahin na ang influensya ni Kristo sa buhay mo, ano, mahirap.
Ang mura sa iyo, mumurahin mo rin ba? Pag siniraan ka, sisiraan mo rin ba? Ano? So, mahalaga po ito. Kaya po, high potency, hindi pwedeng low potency. Hindi pwedeng mababa ang bisa. Ano? So, strong enough concentration of Christ's influence in our lives and service that His power and presence will be undeniable to others. Talagang pag nakita na, ay, talagang Kristiyano yan, kitang-kita yung, ano po, kapangyarihan at presensya ni Kristo sa buhay po natin. So, hindi po yan maitatanggi. Siyempre, pag naging Kristiyano ka na, ay, si kapatid na ganda rin, hindi na nagmumura. Talagang kita ko na yung ano, presence eh, yung power. Diba? Doon pala, nung makikita na nila, ay, si kapatid na ganda ito, hindi na nasiri, hindi na nagsisira, yun eh. Hindi na pag-uwi. Kasi dati pag-uwi yan, ganun yan eh. Masuray. Diba? So, kitang-kita yung presence, yung power. Undeniable to others yun eh. Hindi nila maitatanggi yung ginagawa ni Kristo sa buhay mo. But how could it be? Ano po? How could it be? Paano magkakaroon ng matinding bisa ng ating Panginoon? Una, tingnan natin po ang nature of the soul. Ano po? Ano po ang likas ng asin? Ano po ang kalikasan ng asin? Tingnan natin dito. Ano po? So, una, ang asin po ay lumilikha ng pagkauhaw. It creates tears. Ano po? Ano pa? Lumilikha ng katagala. It preserves the decay. Ano po? So, pag nilagay mo ng asin yung karne, ano po? Napipreserve na yung pagkabulok nun. Ano? Hindi lang sa ano, sa rep. Ano po? Mas maganda ay may asin. Matagal. Ano po? Ano pa? Lehitimong katangian nito ay nagpapanatili. It ought to maintain its basic character. Ano po? It ought to maintain its basic character. Yung asin. Ano po? So, yan po ang nature ng soul. Ano po? At sa ating pong outline, ay nakalagay dyan po ano? Lumilikha ng pagkauhaw, lumilikha ng katagalan, at lehitimong katangian ito ay nagpapanatili. Ano po? So, yan po ang asin. Ako po ay nung ma-assign sa Lubang Island, sa Mindoro, ay marami po doon pagawaan ng asin. So, almost yung tabing dagat doon, kasi malinis ang tubig doon eh. Yung China Sea, talagang masarap maligo. At naalala ko po nung kami, kasi si Debbie maliit pa doon eh. So, doon ko siya tinuruan sumakay sa salbabida. Sige, yan ka, wala rin. Talagang yung tabing dagat talagang napakalinaw. At masarap maligo, ano po. At doon po, ay nakita ko rin yung gumagawa ng asin. Ang dami, ano po. At sa paggagawa ko ng asin, ay siyempre yun ay merong ano po, merong parang ano, piano, tawag na? Pilapil. Pilapil, yan. At the same time, ay yung tubig na galing po sa dagat, ang nilalagay doon. Pag madumi ang dagat, hindi mo pwedeng gumawa ng asin. No. Masama po ang lasa ng asin. Kaya yung merong nagagawa yata ng asin dito sa Manila Bay, tabing dagat din. Madumi ho ang asin dyan. So doon po talagang masarap, malinaw, at binibigay lamang ang asin doon. So pag nailuwasan ng Maynila, saka tumataas, saka may presyo ang asin. At doon po, siyempre, paggagawa, malinis din po yung, tawag na, yung isang, ano, matawag doon, yung gulay puti. Alam niyo yan? Hindi naman tawas yun eh. Abog yan. Abog. So, sakusakong abog yan. Ang dami, ano, nilalatan nila doon at nilalagyan ng tubig alat. So, para mabuo yung asin. So, ang ganda, ano? Ang gandang tingnan, yung formulation ng asin. At napakadakila ng Diyos papaano yung asin ay maging masarap at na nagagawa, no? So, self-sustaining yung nature. Ganoon mo yun?
sa pamamagitan lang ng dagat, meron tayong asin. Kung wala kayong dagat, wala tayong asin. See? So sa asin pa lang, pwede ka na magpasalamat sa Diyos dahil may dagat. At sagana tayo sa asin dahil tayo ay napapalibutan. Sa ating pong buhay, Kristiyano, saan ang gagaling ang alat natin? Sa ating pong buhay, Kristiyano, sa ating pong paglilingkod, saan ito pwedeng mangyari? Saan po ito pwedeng maggaling? Number one, it comes from reading and feeding on the truths of the Bible. So kaya po, kung kayo sawa na magbasa ng Bible, magbasa kayo ng maraming aklat. Ako po doon sa aking library, eh marami po akong aklat. Marami din akong Bible. Yung po ay tapos ko nang basahin. Basta nailagay ko rin sa aking books, doon, tapos na yung basahin. So, marami po akong sali ng Bible. Kaya napakahalaga ho, at marami kang katotohanan madidiscover, hindi lamang sa pagbabasa ng Bible, kundi doon sa mga pagbabasa ng mga author na spiritual at magagaling. Na ini-expose talaga yung iba't ibang issue sa ating buhay, Kristiyano. Ano po? So, marami po tayong aklat na pwede nating basahin. At mahalaga po yun. Para mas maintindihan natin at makita natin kung ano ba yung katotohanan ng iba't ibang aspeto ng ating buhay, Kristiyano. Number two, it comes from being on our knees in prayer. So, kaya mahalaga po yung pananalangin. Sa ating personal na buhay, prayer. Ano po? Kung hindi natin kayang pagtagumpayan yung problema, panalangin. Kung hindi natin kayang pagtagumpayan yung bisyo, panalangin. Asusi, ano po? Ano pa? It comes from our small group fellowship. Kaya po meron tayong small group fellowship. It comes from serving and contributing in a biblically functioning church. Ano pa ho? It comes from disciplining ourselves for the purpose of sustained saltiness. Ano po? Yung spiritual discipline po. Mahalaga po yan. Yung ating pong time sa pagdidevotion, time po natin sa pananalangin, mahalaga pong disiplina yan sa ating buhay para masustain yung ating saltiness. Yung ating alat, yung pagiging nakakahawa natin. Ano po? Okay. So when it comes to developing and maintaining potency, there is no magic word, mga kapatid. And there are no shortcuts. Palagi pong ito ay palago ng palago ng palago. Hindi po pwedeng shortcut tayo, oh, dito na ako. Ano? Kinakailangan dumaan ka muna sa mga basic na pag-aaral para lalong maintindihan mo pag naandun ka na sa ibang level. Ano po? So, our savor factor will be roughly proportionate to the extent to which we engage in the old spiritual disciplines. So, magpo-proportion po yan. Papantay po yan. Habang tayo po'y lumalago at ginagawa po natin yung mga disiplinang spiritual natin, yan po ay may ka-level palagi. May katapat palagi yan. At hindi pwede na tayo po ay naandito sa puntong ito, pero naandito pa lang tayo. So, our savor factor will be roughly proportionate to the extent to which we engage in the old spiritual disciplines. Okay? So, number two. Dapat po tayong mayroon, dapat meron tayong malapitang epekto. Close proximity. Malapitang epekto. Paano tayo nakaka-effect? So, tingnan po natin muli ang ano ba ang kahulugan ng close proximity? It means getting close to people we are hoping to reach in order to allow His power to have its intended effect. Getting close to people we are hoping to reach in order to allow His power to have its intended effect. Ano po? So, kinakailangan maging close tayo sa mga tao pinadala natin o sa mga taong pinaglilingkuran natin. Kasi, ang asin po ay hindi pwede na basta ilagay mo lang doon sa tabi ng karne at mapipreserve.